Pinaunahan ng Southern Asia Pacific Division at North Philippine Conference Stewardship Ministries Department ang idinaos na Stewardship Spiritual Empowerment Seminar sa Southern Luzon Mission, kung saan sa loob ng dalawang araw na pagtitipon ay binigyang halaga at pagdidiin sa mga delegado ang pananatiling mabuti at tapat na katiwala ng Diyos. Si Hari King Abinido ang maghahatid ng balitang may pag-asa. Think globally and act locally. Ang Southern Luzon Mission ay nagkaroon ng dalawang araw na pagpupulong upang talakayin ang isang pagiging mabuti at matapat na katiwala. Narito ang aking ulat. Apat na mga delegado ang naging representative ng bawat distrito upang dumalo sa nasabing programa. Pinagpala ang bawat isa sa mga makalangit na salitang ibinigay ng dalawang guest speaker patungkol sa hindi natin mapepeke ang pagiging tapat na katiwala kung paanong ating ipamamahagi ang salita ng Diyos sa buong mundo. Inihimok natin silang bumuo sila ng personal nilang pagtatalaga sa Panginoon. Bumuo sila ng isang pagpapasya na makabalik ang buong pamilya sa altar ng Panginoon. Yung back to the altar message is the message of stewardship as a whole. Dito ay gusto nating maibalik sila sa isang tapat na pagpapangako na itong pitong guidelines ng I Promise Card ng stewardship is all about putting God first in every areas of their life. Patungkol sa pagiging mapagmahal at mapagbigay na kaugalian ng ating Panginoon na siyang dapat na sinasalamin ng bawat Kristiyano at pagtulong ng walang hinihintay na kapalit. We as a steward, we're entrusted. Whatever God entrusted to us and we are the managers to manage His own affairs in this earth. So that's why spiritual. So when you have the spiritual maturity, the spiritual giving also automatically follow. Layunin ng pagpupulong na ito na mas maging klaro sa bawat isa ang tungkulin ng isang tapat na katiwala. Lumago ang kalamang ko sa pagiging tunay na katiwala ng Panginoon. At kung papaano ako tunay na makikipag relasyon sa Kanya at kung paano ko mapapangalagaan ang bawat pagpapalan ibinibigay niya sa akin at ang mga pagpapala na kailangan kong ibalik. Yung tiwala natin sa Panginoon, madidevelop yun sa araw-araw na pakikipag-usap mo sa Kanya. Pananalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan, doon yun madidevelop yung tunay na pagiging katiwala at pagiging tapat sa ating Panginoon. Think globally and act locally sa pamamalita ng salita ng Diyos sa buong mundo at ibigay ang buong buhay sa Amang nasa langit. God gave first, so we should give God first. Mula dito sa Southern Luzon Mission at may layuning makapagatid ng balitang may dalang pag-asa, Hari King Abinido nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.